Kakausap naman po natin sa kabilang linya ng ating komunikasyon sige ng Estrelita sa Dugan ng Nueva Gracia, Loreto, Agusan, Del Sur. Naku po, mula pa ito sa Mindanao. Nais itong ireklamo ang kapitbahay na pinagbilan nito di umano ng house and lot at naloko lang di umano sila. Okay, Ma'am Estrelita sa Dugan, magandang tanghali po. Hello? Oh, good afternoon. Good afternoon, Ma'am Estrelita. Kasama ho natin si Police Colonel Emily Bunaw, Ma'am, at si Ma'am Vivian Reyes, Police Major Vivian Reyes. At si Attorney Tina Alcantara, Ma'am. Oho, nakikinig siya para matudugunan din yung inyong ididulog dito sa ating programa. Sige ho, pakikwento. Ma'am, ano ang nangyari at bakit kayo naloko? Ganito po yun. Bumili po kami noong May 23, 2020 ng house and lot sa mag-asawang sina Ma'am Mary Grace Giral Curato at Jan De Eri Curato. Tapos, 300,000 po yung presyo ng bahay, a house and lot na yun. Nagkapirmahan po kami ng deed of sale. Tapos, nakalagay doon, to be followed lang yung titulo kasi ang sabi, ipapahabo lang daw yung titulo kasi parang na-misplaced lang daw doon sa mga documents na, niya kasi palipat-lipat daw sila ng bahay kaya na-misplaced lang. So dahil sa ano, magkapitbahay kami, nagtiwala kami kasi mga kagalang-galang din naman po sila. Midwife po kasi si Ma'am Curato. Pero hanggang sa ilang buwan na po, nagfa-follow up po ako. Marami po kasing mga, yung mga alibay, kesyo, hindi niya makita. Tapos sabi niya, ihahatid lang daw pag nakita na. Tapos nung katagalan, nung umabot na ng 1 year and 6 months, sinabi niya, baka daw nakasanla sa bangko, sa People's Bank. Tapos nung chineko nga, pumunta ako ng ROD, nakita ko doon, nakaloan nga sa may People's Bank. 100,000 yung loan, tapos chineko ko na naman sa People's Bank, bankrupt na yung People's Bank, napunta na, inassume na ng Producers Bank. Tapos ngayon, nalaman ko, foreclosed na yung titulo. Naku. So, ang sa akin, pinagawa ko na kasi yung bahay. Gumastos na ako ng 200,000, binili ko ng 300,000. So, 500,000 na lahat. Paano po yun? Kung ang sabi kasi ng bangko, pwede pa daw i-settle ni Ma'am Curato. Pero parang hindi eh. Parang wala namang ginagawa. Nako. Ma'am, ano, Ma'am? Ma'am Estrelita, kakilala niyo po talaga si ano, sila yung pong nagbenta sa inyo? Opo, sobrang kakilala po. Magkapitbahay po kami. Opo, ano po ang sabi niya sa inyo? Pabalik-balik po ako dun sa bahay nila, tapos nag-chat po ako. Blinak niya ako sa Facebook. Tapos yun, nagpakapal ako ng mukha, pumunta talaga ako sa kanila. Nagpasama pa nga ako ng bayaw ko para talagang parang kuan ba, maporsige siya. Pero wala pong kuan, wala pong sinasabing kung kailan, kung anong petsa, wala talaga. Ayan. Ma'am Estrelita, sinubukan pong tawagan at i-text ng ating Action Center ang mga inirereklamo nyo. Subalit hindi ito nagpa-unlock ng panayam upang marinig ang kanilang panig. Para naman po kina Ginoo at Ginang Mary Grace Curato at John De Eric Curato, ay bukas po ang ating programa para sa inyong panig. Maaari po kayong tumawag sa ating Rectang Connect Action Agad hotline numbers, 24/7 po yan, para naman marinig naman ang inyong panig. Ngayon ganito, nasa linya ba natin si Attorney Tina? Attorney Tina, hello po. Attorney Tina. Ayan. Attorney Tina, narinig niyo po yung hinihingi na tulong sa atin? Yes, ma'am. Ano po ang magiging kaso? Ano po ang pwedeng gawin? Ang legal remedy po na pwedeng gawin po nitong ating complainant? Hello po. Una po, dun po sa ating complainant, meron po siyang, para po sa ating complainant, meron po siyang remedyo sa ilalim po ng ating Kodigo Penal o yung ating tinatawag na revised penal code. Kung saan
lang po, pinaparusahan po ang aktong kriminal na estafa. Ito po, paalog po, panluloko. Ano ba ang mga elemento ng panluloko? Una po, sinabi niya na meron siyang kahan, benta ang lupa at ang bahay sa bumili. Pangalawa po, tama po ba Dayan, si Ma'am Complayan, siya po ang nagmamay-ari ng lupang ito. Tama po ba, Ma'am? Opo, opo. Ganito po, ito po ay si, yung pong si John, mga kakilala naman niya, si Ma'am Estrelita po, ay inalukaan at dahil po sa pagtitiwala niya, sabi niya ay kasi mga mahuhusay na tao naman doon sa kanilang lugar, tinanggap niya. Tapos ay nagdahilan na di umano ay hindi makita yung titulo, ganon. And then later on, nung nagbigay siya ng 300,000, at saka nakapagpagawa pa po niya, pinarepair pa niya ng 200,000, later on, she found out na ito pala ay nakasanlana sa rural bank at rematado na. So, Attorney Tina, tama po. Ang sabi niyo po ay ito ay swindling o estafa. Ano po? Ang magiging, ang pupwede yes, maisang pangkaso. Ay isang malinaw po ang mga elemento ng estafa o panluloko kung saan pinaniwala niya ang ating complainant. Kaya po siya ay maaaring magsampa ng kasong kriminal. Maaari po siyang magsadya sa pinakamalapit po na police station para po makapaghain po ng kanyang reklamo. Ayan. Nako, maraming salamat. Tamang-tama po. Speak, ayun. Tamang-tama po, ma'am, sinabi ni Attorney Ma'am. So, na-connected po sa ating komunikasyon ngayon ang officer in charge ng Loreto MPS, Agusan del Sur, si Police Captain Paul Michael Nefe. Police Captain Nefe, magandang tanghali po. Magandang tanghali din po, ma'am. Yes, narinig niyo po yung reklamo po ng ating caller? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Opo, ano po ang maitutulong natin sa kanila? Para sa PNP ng Loreto Municipal Police Station, Agusan del Sur, ma'am. So since based sa sabi ni Attorney Ma'am na klaro naman talaga yung sa elemento ng estafa papasok is sa amin, ma'am, is i-assist namin, ma'am, sa filing sa criminal complaint ng estafa, ma'am. Ayan. Doon sa tawang Purato ko, ma'am. Oo, yes, sige, ma'am. Captain Nefe. Paul. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ganito, papupuntahin namin sa iyo si Ma'am Estrelita. Ma'am Estrelita sa Dugan ng Nueva Gracia, Loreto. Ito 'yung nasasakupan mo, no? Yes, ma'am. Opo, ma'am. Oo, Barangay Nueva Gracia. So para noon matulungan mo na dadalhin niya 'yung kanyang mga hawak-hawak niyang dokumento. Ang alam ko sa pagsasampa na ganito ng estafa, kailangan muna ng demand letter eh. Paki-assist mo na din, ano? Opo, ma'am. Yes, ma'am. Sige, babalikan. Sandali. Balikan natin si Ma'am Estrelita. Ma'am Estrelita. Kasi ito is, dahil sa galing naman kami sa CIDG at napakadami na nating hinawakan ng ganitong kaso, ang kailangan muna ay bigyan natin ng chance ang makapagbayad. So, kasi requirement din ng court yon sa pagsasampa ng kaso na estafa, maniningil muna siya ng formal demand letter ang tawag doon, di ba? Yes, papadala siya ng demand letter, nahihingiin niya na magbayad lahat. Pagkatapos, yun ang gagamitin naman para sa pagsasampa ng kaso. Ma'am Estrelita? Yes po, ma'am. Opo. Ngayon po, ganito po, yung pong mga ginawa po sa inyo, nito pong inyong inirereklamo na si Mr. Curato, ay pasok po ito sa estafa, yung panluloko. Opo, pumunta po kayo ngayon, ang tutulong po sa inyo ay yung ating pong hepe, si Captain Paul Michael Nefe. Malapit lang po ba kayo dyan sa police station po ng Loreto? Yes po, malapit lang. Sige po, pumunta po kayo at hihintayin po kayo. Ano? Tutulungan po kayo ni Chipo Police po. Pero ma'am, wait lang po. Ang kailangan ko lang naman po, yung titulo lang naman sana, kung pwede pong maporsige si Ma'am Curato na ibigay na sa akin yung titulo hanggang katapusan sana ng Nobyembre. Kasi sabi...
ma'am, kasi sabi po ng Producers Bank, ibibigay naman daw sa kanya yung titulo pag na-settle, nabayaran niya yung loan noong 2008 pa na loan. Ma'am Estrelita, ganito po kasi po yung mga pulis natin, hindi naman natin po pwedeng, hindi po namin pwedeng pwersahin po. Ito pong mga sila kurato. Mag-asawa po ba to? Opo. Hindi po kasi natin pwedeng pwersahin. Sa amin po, wala po sa amin na kapangyarihan para pwersahin po namin sila na bayaran yung bangko, bayaran yung pagkakautang nila sa bangko para matubos po nila yung titulo ng lupa. Wala po sa amin yung kapangyarihan na ganon. Ang po pwede lang po namin maitulong po sa inyo ay sampahan po sila ng kaso na estafa. Tulungan kayo, kayo po ang magsasampa ng kaso sa korte. Magsasampa po kayo ng kaso na estafa para po sa ganon po ay kung para mabayaran po nila. Kung kasi po, kung ayaw po nilang magkaroon ng criminal case, kasi po magpa-prosper po yung kaso na yan. Kapag sinampahan nyo po sila ng estafa, makukulong po sila. Kung ayaw po nilang makulong later on, ang gagawin po nila ay isettle nga po nila yung bangko, kunin po nila yung titulo at ibigay po sa inyo. Naintindihan nyo po yon, Ma'am Estrelita? Yes po. Opo, yun po ang maitutulong po namin sa inyo. Okay po? O sige po, ngayon po tutulungan po kayo ng chief of police natin na si Captain Nefe na mag-prepare po ng demand letter. Kasi kayo po ang magpapadala ng demand letter po. Para po, requirement po ito para maisampa po ninyo yung kasong estafa. Ano po? Okay po. Ah, sige po. Okay. Ayan po, maraming salamat sa pagtitiwala po sa ating programa, Ma'am Estrelita Sadugan. Siyempre, salamat kay Attorney Tina Alcantara, ang OIC ng Regional Internal Affairs Service 3. At salamat din kay Captain Paul Michelle Nefe, ang OIC ng Loreto Municipal Police Station, Agusan del Sur. Captain Nefe, padala ka dito sa Action Center ng action photo. Ano? Yes, ma'am. Opo. Oo, at ikukonek ka natin na doon sa ating complainant para matulungan mo siya na makapagsampa ng kasong estafa. Doon sa mga nanloko sa kanya kasi talaga namang nakakagigil yan. Maliwanag na maliwanag. Isipin mo, bebentahan siya ng bahay na rematado na ng bangko. Ano? Yes, ma'am. Oo, sige. Thank you.